Ang gender-based violence o karahasan batay sa kasarian ay isang pangkalahatang termino na tumutukoy sa mga kilos na nakapipinsala sa isang tao dahil lamang sa kanyang kasarian o inaasahang gampanin sa lipunan. Ang sexual na karahasan tulad ng sexual harassment ay isang anyo ng gender-based violence. Ayon sa pag-aaral na ginawa sa 2 barangay ng Quezon City noong 2016, tinatayang 3 sa 5 kababaihan ay nakaranas ng sexual harassment. Lumabas din sa pag-aaral na ito na 88% ng mga kababaihang nasa 18 hanggang 24 taong gulang ay nakaranas ng sexual harassment sa mga pampublikong lugar. Ang wolf whistling o paninipol at catcalling ay mga karaniwang anyo ng sexual harassment na nararanasan ng mga biktima. Mahigit 34% ng mga biktima ay nakaranas ng pinakamalalang porma ng sexual harassment sa pampublikong lugar tulad ng public masturbation, pangihipo at pagpapakita ng pribadong bahagi ng katawan. 58% ng mga naranasang sexual harassment ay naganap sa kalye, kalsada at eskinita. Bagaman napakaliit na porsyento lang ng bansa ang naisama sa pag-aaral na ito, pinapakita nito na nangyayari ang sexual harassment sa mga pampublikong lugar. Matinding pangamba ang kadalasang dulot sa mga biktima ng sexual harassment dahil sa takot na maulit ang pangyayaring ito sa oras na lumabas sila sa kalye, habang nasa pampublikong sasakyan o iba pang pampublikong lugar. Upang mapaigting ang proteksyon mula sa sexual harassment, isinabatas ang Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act noong 2019. Kinikilala ng batas sa ito ang pagkakapantay-pantay, seguridad at kaligtasan ng bawat isa, hindi lang sa pribadong lugar, ngunit pati na rin sa opisina, paaralan, lugar ng pagsasanay, sa mga pampublikong lugar at maging online. Noon, ang batas laban sa sexual harassment ay limitado lamang sa lugar ng trabaho, paaralan at lugar ng pagsasanay. Ang pagsasabatas ng Safe Spaces Act ay nagpapalawig ng sakop ng sexual harassment para maisama ang lahat ng uri nito, kabilang ang verbal, di-verbal at pisikal, hindi lamang sa mga pribadong lugar, pati na rin sa mga pampublikong lugar. Upang matiyak ang pagkakaroon ng safe spaces o mga lugar kung saan komportable at ligtas ang isang taong ipahayag ang kanyang sarili na walang nararamdamang takot ng pagkapinsala o panghuhusga, inaatasan ng Safe Spaces Act ang lahat ng lokal ng pamahalaan na tugunan at sugpuin ang gender-based sexual harassment sa mga kalye at pampublikong lugar. Ano ang gender-based sexual harassment in streets and public spaces? Ito ay pumapatungkol sa mga kilos sa pananalita na may bahid sexual na labag sa kagustuhan ng isang tao gaya ng paninipol, malalaswang biro, pagpapakita ng pribadong bahagi ng katawan at pangihipo na nangyayari sa mga kalye at pampublikong lugar. Ang barangay bilang isa sa mga katuwang ng pamahalaang nasyonal sa pagpapatupad ng Safe Spaces Act ay may mga sumusunod na tungkulin. Magbasa ng ordinansa. Magtalaga ng mga anti-sexual harassment enforcers or ASHES. Maglagay ng anti-sexual harassment o ASH desk. Ang naitalagang barangay violence against women o VAW desk person ay siya rin magiging ASH desk officer. Tiyakin ang pakikilahok ng mga ASHES, ASH desk officer at mga miyembro ng lupong tikapamayapa sa mga pagsasanay tungkol sa gender-based sexual harassment sa mga kalye at pampublikong lugar. Mamahagi ng IEC materials patungkol sa gender-based sexual harassment sa mga kalye at pampublikong lugar. Gumawa ng isang sistema sa pagproseso at pagdokumento ng mga kaso ng gender-based sexual harassment na sakop ng katarungang pambarangay. Magtatag ng ASH referral network at tiyakin ang paglalagay at pagpapanatili ng mga CCTV cameras sa mga pangunahing daan, eskinita at bangketa. Ang paglalagay ng ASH desk sa barangay ay isa sa mga paraan upang matugunan ang mga kaso ng gender-based sexual harassment sa mga kalye at pampublikong lugar. Ito ay pamamahalaan ng isang ASH desk officer upang maging punong abala sa pang-araw-araw nitong operasyon. Dahilan dito, kinakailangan siyang sanayin sa kanyang tungkulin at sa pagtugon sa mga kaso ng gender-based sexual harassment sa mga kalye at pampublikong lugar na inilalapit sa barangay. Tungkulin ng ASH desk officer na tumanggap, idokumento at tumugon sa mga reklamo at ulat tungkol sa gender-based sexual harassment sa mga kalye at pampublikong lugar. I-refer mga kaso at mga tao sa mga naaangkop na ahensya para sa karagdagang tulong tulad ng legal, medical, psychosocial, kaligtasan at iba pang serbisyo. Itala mga kaso ng gender-based sexual harassment sa mga kalye at pampublikong lugar na natanggap at nai-refer sa ibang ahensya
at magsumite ng ulat kada tatlong buwan sa Department of the Interior Local Government Build Office at sa Social Welfare Development Office ng lungsod o munisipyo. Panatilihing konfidensyal ang mga kaso tungkol sa gender-based sexual harassment sa mga kali at pampublikong lugar at iakin ng mga taong may pahintulot lamang ang makakakita nito. Tumulong sa pagbalangkas at pag-update ng mga pulisiya, pagbuo ng mga plano, proyekto at mga programa at pagpapalaganap ng impormasyon upang matugunan ang gender-based sexual harassment sa mga kali at pampublikong lugar. Makipag-ugnayan sa mga ahensya tungkol sa kalagayan ng mga reklamo at ulat ng gender-based sexual harassment sa mga kali at pampublikong lugar. At gampanan ang iba pang gawain na may kaugnayan sa tungkulin ng ASH Desk Officer. Sa pagtugon naman sa reklamo mula sa biktima ng gender-based sexual harassment sa mga kali at pampublikong lugar, kinakailangan sundin ng ASH Desk Officer ang mga sumusunod na protocol. Siguraduhin ang biktima ay komportable, ligtas at pribadong silid o lugar at may tubig o iba pang pangunahing pangangailangan. Kapag maayos na ang kalagayan ng biktima, gawin ang paunang pagsusuri sa pamamagitan ng gender-sensitive at di mapanghusgang pamamaraan at sa wika o dialekto na nauunawaan ng biktima. Pag-aralan ng sitwasyon at kumalap ng impormasyon upang malaman kung may posibleng panganib sa biktima. Idokumento ang detalye ng pangyayari at impormasyon tungkol sa biktima at sinasabing salarin. Kung kinakailangan, dalhin ang biktima sa pinakamalapit na police station or medical facility. Ipaalam sa biktima ang kanyang karapatan, mga lunas at mga paraan at proseso na may kinalaman sa pagtugon sa kanyang reklamo. Kung ang biktima o sinasabing salarin ay minor de edad, agad na i-refer ang kaso sa City o Municipal Social Welfare and Development Office. Kung ang pangyayari ay sakop ng katarungang pambarangay, tulungan ang biktima at i-refer ang kaso sa lupong tagapamayapa sa loob ng 4 oras mula sa pagkakatanggap ng reklamo. Para naman sa iba pang reklamo ng gender-based sexual harassment, i-refer at i-report ang mga kaso sa police station sa pamamagitan ng Women and Children Protection Desk o WCPD sa loob ng 4 oras mula sa pagkakatanggap ng reklamo. At subaybayan ang status sa mga kaso ng gender-based sexual harassment 5 araw pagkatapos may refer ang mga kaso sa ibang ahensya. Napakahalaga na gawin at mapanatili natin ligtas ang bawat kali at pampublikong lugar sa ating komunidad upang malayang makagalaw at maipahayag ng mga mamamayan ang kanilang mga sarili nang walang nararamdamang takot ng pagkapinsala at panghusga saan man sila magtungo. Tiyakin din natin na laging malalapitan at maaasahan ang ating barangay, sinuman o anuman ang kasarian ng taong nangangailangan ng ating tulong. #BawalangBastos